Ngayong araw guys, day 4 nga pala ng paggagawa natin ng floating house. Ilalagay nga pala natin dito ang bubong guys, itong tinatawag na sulirap. Nagluto rin nga pala kami dito ng ayama, tapos hipon, tapos itong pritong tilapia. Sama rin nga pala namin ngayong araw yung aming buong tropa. Tapos ayun, after namin kumain ni Dugong ay nagligo muna kami dito. Kaya guys, samahan nyo kami. What's up mga kanapadaan lang. So ngayong araw samahan nyo na naman kami sa aming panibagong adventure. Dito nga sa part na to ay nagsama kami ng mga tropa para makatulong sa aming paggagawa. At grabe guys, napakarami pala ng karga nitong bangka ni Kuya Mario. Pito kami ditong nakasakay, talagang hindi pa rin lumulubog. Nakakamangha naman talaga itong jet ski na to. Pagkadating nga lang namin ng palaisdaan ay nanguha agad ako ng mga plastic bottle kasi dadagdagan ko pa yung pampalutang ng ating balsa sa floating house. Kaso nga lang guys, dito nakakita ako ng love letter na nandito sa loob ng bote. Grabe guys, nung binasa ko hindi pala siya love letter, sabi niya napapagod na daw siya dito sa mundo. Balak ko nga sana siya guys replyan, sabi ko kung napapagod na siya, doon na siya sa mundo ni Dugong para maalis yung pagod niya. Ito nga pala guys yung mga nakasulat to, talaga namang tired at pain pa na pinagsama. Kayo na lang guys ang bahalang magbasa niyan, i-post nyo na lang muna. Tapos ayun, pinalagyan ko rin nga pala dito sa mga tropa namin ng tukod na kahoy itong sanga ng ating treehouse. Natatakot kasi ako guys, baka maputol pag medyo marami kami na nandun sa dulo. Tapos ito nga pala guys yung nanay ko, ngayong araw kasama namin siya ni Dugong. Hindi nga lang guys nakasama yung mama ni Dugong dyan. Napakagaling nga palang magawa ng nanay ko nitong sulirap dito sa dahon ng nyog. Dito nga sa part na to, kahit di ako masyadong marunong gumawa nito, ay tinulungan ko na rin si nanay para mapilis yung matapos yung ating paggagawa ng ating bubong. Sabi nga sa akin na nanay ko nung dalaga pa daw siya ay sobrang bilis niya daw gumawa nito kasi daw wala silang pambili ng yero noong mga panahon na yun, kaya ito ang ginagawa nila. Tapos eto na nga pala guys yung pagkakabitan natin ng ating ginagawang sulirap na bubong na yun. Habang nagagawa nga kami dito ng sulirap ay si Dugong naman ay nanguha siya ng palapa dito ng nyog. Mas magaling kasi Dugong manguha niya kasi napakatangkad niya para siyang pangkawit. After nga namin makaipon ng palapa ay sinanay na lang muna ang pinagawa ko kasi lalagyan namin ni Dugong ng mga kahoy na pampatibay itong ating bahay na floating house. Dito nga sa part na to ay si Dugong ang pinagpapako ko kasi mas matangkad siya sa akin, hindi ko masyadong makita yung taas. Siyempre guys, ako tinutuunan ko na lang para hindi bumaba yung kanyang pinapakuan. At swerte guys, buti na lang ngayong araw binigyan kami ni Lord ng napakagandang weather. Ay grabe guys, weather pa talaga yung sinabi ko. Tapos ayan, biglang nagpangkuhan pa nga kami dito ni Dugong kasi hindi niya na rin maabot yung taas. Ayun, pinangko na niya kaagad ako. Nakakatakot naman pumangko dito kay Dugong, talaga napakataas. Tapos madulas pa yung kawayan, baka kami malaglag. Buti na lang guys, kahit medyo payat si Dugong ay napakalakas ng katawan niyan. Siguro 200 horsepower yung daladala niyan. Tapos ayun, maya maya lang natapos na rin namin lagyan ng brace itong mga bubong dito sa taas. At grabe, happy-happy na naman si Dugong kasi sabi ko magluluto muna kami. Meron nga pala kami ditong ayama na 5 piraso na puro babae na napakatataba niyan. Siyempre guys, nagpatira na rin ako kagabi dun sa tatay ko nitong mga nahuli niyang hipon at isasama na rin namin dito sa ayama. Bumili rin nga pala ako ng 2 pirasong tilapia para solid naman yung food trip namin ngayong araw ni Dugong. Umakyat nga lang kami guys dito sa amin trios para makapagpasindi na ng apoy. Pero guys, habang nagluluto kami dito ni Dugong ay yung mga kaibigan ko at yung tatay ko ay naasikaso na nila yung sa baba yung ating floating house. Sinalang ko nga lang dito guys yung 5 ayaman na napakatataba. I-steam lang natin yan guys tapos lalagyan natin ng luya para maalis yung kanyang lansa. Tapos nung mapula na nga yung ayama, sinunod ko na rin kaagad tong hipon kasi sobrang bilis namang maluto nitong hipon. Pag kasi guys na overcook yung hipon na yan, didikit yung kanyang balat dun sa kanyang laman, napakahirap balatan. Siyempre guys, sinunod ko na rin dito itong 2 malaking tilapia at pinrito na lang namin ito. Pagkaluto nga lang nung aming pananghalian ay bumaba na agad kami ni Dugong dito sa floating house at nilagay namin dito sa medyo gitna. Hinakot na rin nga pala namin yung ginagawa ng nanay ko na pambubong dito. Kasi guys, ilalagay na rin namin ito ni Dugong. Ang gagamitin nga pala guys namin pantahi dito ay nylon lang. Habang nagagawa nga kami nitong bubong ng floating house, inapaisip kami ni Dugong na bakit sumama yung aming mga kaibigan. Bigla lang namin naisip guys na siguro nakita nila yung lulutuin at pupudtripin namin ngayong araw. Kahit sino naman yata guys kaibigan na makikitang ganun ang inyong kakainit at pupudtripin ay talaga naman siguradong mapapasama. Pero joke lang naman yung guys, talagang mababait naman sisipag yung mga tropa ko kasi sabay-sabay kami lumaki niyan dito. Dati nga guys, sa sobrang galing namin gumawa ng aming mga treehouse, ang ginagawa namin bubong ay dahon ng saging. Sobrang bilis lang na namin dati makagawa ng treehouse pero sobrang daliri lang masira. Tapos ayun nga pala yung kapatid ko at yung nanay ko na nagagawa pa rin ng pambubong dito sa ating floating house. Hindi na nga pala guys namin lalagyan to ng dingding para maaliwalas pag tumambay kami dito. Para na rin pag malakas ang hangin hindi masyadong mapadpad. Sobrang natutuwa talaga kami ni Dugong ngayong araw kasi malapit na rin talagang matapos to. At syempre guys, sa puntong to gusto ko lang pasalamatan yung mga kaibigan ko na nandito palagi. Kahit noong mga panahon na hindi pa kami kilala ni Dugong dito sa social media ay nakakasama na rin namin sila. Syempre guys, ngayong medyo nakikilala na kami ni Dugong, isasama pa rin namin sila sa aming pag-angat. Kasi guys, kung sino yung mga nakatulong sa atin ng mga tao, yun din dapat ang suklian natin.
Tapos ayun, nagpahinga muna kami ni Dugong at lalagyan na lang namin ng palupo naman itong bubong ng ating floating house na pagdesisyon na rin namin kumain. Nagplating nga lang guys kami dito sa dahon ng saging at eto na nga guys yung ating pupudripin. Meron nga pala guys tayo ditong malalaking hipon, tapos itong dalawang pirasong malaking pritong tilapia, tapos napakasarap na sa usawan. At syempre guys, itong main event natin, itong puro babaeng ayama, kitang-kita nyo naman sa likod niya na napakatataba talaga. Talaga naman guys, pag binuksan nyo yan, ipunong-puno yan ng aligi at eto na nga, ready-ready na pala si Dugong dun sa harap ko, hindi ko na naman siya napansin. Kaya guys, kain tayo! Samahan nyo kami at kita nyo naman yung mga kaibigan at yung mga kapatid ko, tuwan-tuwa talaga kasi magpupudrip na kaming malala ngayong araw. Talaga naman guys, napakasarap kumain habang palutang-lutang kayo dito. Ito talaga guys yung sinasabi na hindi mababayaran ng pera yung mga ganitong moment at kasiyahan sa buhay na kasama mo yung mga kaibigan at mga mahal mo sa buhay. Kaya guys, piliin natin lagi makasama yung mga mahal natin sa buhay kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal dito sa pinahiram sa ating buhay ni Lord. Tapos ayun, binuksan ko na nga pala yung isang ayama ditong malaki at grabe naman yung aligi sa loob nito. Talaga naman guys, kung may high blood ka, ma-high blood ka pag ganito lagi ang uulamin nyo. Tapos ayan, kinagat na nga ni Dugong itong isa at bibiakin na rin daw niya. At kitang kita nyo naman guys, orange na orange talaga yung loob niya. Natangkit pa nga ni Dugong sa part na yan. Hindi na naman nga umiimik yung mga tropa ko dyan kasi focus sila doon sa pagkain namin. At oo nga pala guys, konting tip doon sa nagka-camera sa amin, nandyan nga pala yun sa video na yan. Kayo na lang bahala kung sino dyan, manghula na lang kayo. Tapos ayun, nagpahinga lang kami ng konti at sabi ni Dugong maligo naman daw kami. Kaya ayun, tumalo na kaagad kami dito sa asul at mag-green-green na tubig. Niaya ko nga lang si Dugong sa part na to na pumunta doon sa gitna kahit malakas ang agos. Sabi ko kasi kay Dugong kung malakas pa rin siya maglangoy. At huwag kayo mag-alala guys, talagang sanay naman kami maglangoy ni Dugong kaya hindi kami mapapano dito. Kaso nga lang guys, bumalik na rin kaagad ako kasi nakakatakot doon sa gitna. Tapos ayun, nag-chillax lang muna kami dito kasama yung mga kaibigan at mga kapatid ko. Grabe, napakasaya naman itong pagkagawa namin ng floating house, talagang bininyaga namin ngayong araw. Tapos ayun, ginawa nga ulit namin yung bubong pagkatapos namin mag-chillax at eto na nga siya guys, eto na yung finished product ng ating floating house. Ang kulang na nga lang ganyan sa pintura. Siguro sa mga susunod na araw, ipipinturahan namin ni Dugong yan tapos dadagdagan namin ng mga ibang design. Kaya guys, suggest naman kayo kung anong pwede natin idagdag ulit dito sa ating floating house. Kaya yun lang muna guys, salamat sa panonood at pakishare naman ang video. Salamat sa panonood guys, ha.